Posa, posa mga tropa peeps. Nagbabalik kami ni Bebe P para sa Bacolod training. Bacolod? Bacolod ka na? Road to 200,000 subscribers na tayo! Dahil madami nagre-request sa inyo kung paano naturuan si Pablo. Oh, ayun pala si Brownie oh. Mukhang gutom na oh, buhat-buhat yung bowl niya. Sa unang episode ng Tuta Training ngayong Season 2, tuturuan natin si Bebe P na kumuha ng bagay from you. Ginagamit ni Pablo sa pag-arte niya sa Dog Daddy. Tuta Training kasama si Pablo Bebe P. Tuta Training kasama si Pablo Bebe P. Bebe P. Hindi ka na Bebe. Yung mga napanood nyo sa Dog Daddy na kumukuha si Bebe P, ay si Brownie pala ng iba't ibang bagay, ay may proseso yon. Ang unang tinuro sa kanya ay to take things from me. Take! Good take! Ibig sabihin yung action na pagkuha niya. At kung nabasag to, syempre, kailangan mong bayaran. Hindi pa to bayad sa tindahan eh. Take! Tinura! Take! Ayaw! Take! Tapos, doon na nagsisimula yung pinapa-fetch mo or pinapag-get mo sa kanya yung bagay-bagay. Ah, ganun pala yun! Kukunin niya sa cabinet, kukunin niya sa mesa, kukunin niya kung saan-saan. Ready ka na ba? Ay, chikip na? Ano magagawa ko? Chikip na yung botay mo! Tiis-tiis lang! Okay na yan! Nandiyan naman si nanay. Papatahin natin yan kay nanay para medyo lumuwag-luwag, ha? Ha? Okay lang sa'yo? Repair-repair na lang. Tipid-tipid. Simulan natin ang training sa favorite niyang laruan. Hop! 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 Wow! Ang taas ng water, oh! Tuwang-tuwa siya, oh! Tama na, magta-training pa! Unang kailangan natin dito ay yung favorite na laruan ng aso mo. Gusto natin ma-capture lang yung behavior na kinukuha niya from you. Tapos, syempre, laruan yung kukunin niya, let's say bola, meron ka ding pang-reward na treats. Akin na ang treats na pang-reward? Ulit, ulit, ulit. Take two, take two. Hintay lang, Bebe. Bebe P, watch me. Akin na ang treats. At akin na ang favorite na ball ni Bebe P. Makikita nyo yung difference dito nung get and yung take. Ito yung take. Tingnan nyo. Good. Yun yung nireward ko. Yung pagkuha niya dun sa toy. Take. Good. So, ina-associate ko lang siya sa word na take. Ito, tingnan nyo to. Ayan, nasa harap niya. Hindi niya pa rin kinukuha. Take. Good job. Good job, Bebe P. So, meron Q word para kunin niya yung hawak mo. Hindi yung basta na agawin sa yung kung ano-ano. Sino magbabayad dito? Not me. Ginamit mo to eh. So continuous niya lang gagawin to. Kailangan lang matandaan talaga nung aso mo na eager grab niya yung hawak mo kapag sinabi mo yung word na take. Take! Good take! Ibig sabihin yung action na pagkuha niya. Ngayon, dahil ginagawa na natin yon, sasabihin na natin yung pangalan nito. Introduce natin yung pangalan ng object sa kanya. Yes, yes, yes! Pull! Good job! Pull! Good job! Kailangan ko ng konting distraction sa kanya. Tandaan, itong kutsilyo na to ay laruan lamang. Kutsilyo. Vitamin battle. So kung ang tinuro natin sa kanya ball, dapat ball yung kukunin niya. Ball! Ball! No, ayan, nag-experiment kung ano-ano. That's vitamins. Nakita niyo, mali. Ball! Good job! Ball! 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 Good job!
Nakita nyo, hindi siya fetch talaga, kinuha lang, iba yung fetch. Kasi automatic, pag hinagis ko to, anuman ihagis ko kay Pablo, malamang ife-fetch niya. But ito, tine-take niya lang, ginagrab niya lang. Anto ka na agad, alam mo na? Apap! Let's go! That's my baby! Paglaro, ikaw, kahit isang oras ka maglaro eh. Wala ng ball. Aho na, tara na. Tara na, aho na. Tara na, tara na, tara. Tara na. Aho na. Too much na. Anong tinitingin-tingin mo dyan? Wala nang ball dyan. Tara na. Wala nang ball dyan. Hoy! Last na nga eh. Parang batang nagdadabog ah. Oh. Pag work na ganito, wala pang 10 minutes ayaw mo na? Ano ka? Mamaya bang matalino ka? Alam mo na? Ha? Walang ganon. Na 5 minutes? Alam mo naman, di ba? Na dito, sa dog training, walang magic. Ano ba? Ayan, meron siyang distraction. Wait! Focus! Pull! Pull! Good job! Good job! Ina-excite ko ng konti. Baka kung sakaling ma-excite siya, mag-agaw siya ng bola. O kaya kung ano yung hawak ko, kagaya nun. Kailangan natin maturo sa kanya na hindi pwede yun. Yun yung gusto natin. Possible kasi na maging dangerous yung pagtuturo ng command na to sa aso. Bakit? Kung halimbawa, meron tayong mga bata o mga taong kasama sa bahay tapos may hawak na bola o kaya kung anong hawak nila and basta na lang sila mag-decide na kunin ito. Pwedeng sumabit yung ngipin sila, makagat sila, those things and magiging pangit na behavior yon. Kaya gusto ko na on command lang yung pagkuha niya ng bagay na gusto kong kunin niya. Ayan. Kita niyo, ginagalaw-galaw ko. Para tignan niyo yung ulo ni Pablo. Parang nababaling yung mukha. Ayan. Pero hindi niya kinukuha. Tik! Good job! I'm so proud of you, bagula! Ay, sorry, tuta pala. Tuta. Tandaan natin, take pa lang yung tinuturo. Huwag magmadali dun sa get fetch kung ano. At ito ang aking final test sa'yo. Ito, egg. Kasi marunong ka na mag-take, titignan natin kung mababasag o hindi. Pag nabasag, ibig sabihin, hindi pa soft mouth yung bibig mo. Yung soft mouth po, ito yung parang sobrang gentle nila. Kapag hindi ito nabasag, ibig sabihin nun may bite control siya. May control siya dun sa pressure nung bibig niya. Kung kailangan niya kayang diinan, kailangan kayang gentle lang. And normally, this is used to test kung soft mouth na yung aso mo. Ngayon, totoo lang, hindi ako sigurado pa kay Pablo kung kaya niyang i-hold to ng hindi mababasag. And wala namang problema kung mabasag. Kung mabasag, ibig sabihin, it gives us the opportunity ulit to train pa more para maging soft mouth siya. At kung nabasag to, syempre, kailangan mong bayaran. Hindi pa to bayad sa tindahan eh. Take. Dinura. Take. Ayaw. Take. Soft mouth siya. Baka mabasag. Natakot yata magbayad. Take. Shh. Hold. Wow! Ah, wow! I so love you, baby P. Let's go. Wow! I'm so proud of you. Natakot ka magbayad. Joke lang. Pag nabasag naman, wala naman problema. Natakot ka magbayad. Okay, Pablo, one more. Take. Hold. Shh. Tandaan mo. 10 pesos yan. Pag yan nahulog, nangangatal ka pa. O, ayaw mo na? Huwag mong ihulog yan. Ito'y tatanggalin ko na nangangatal na yung bibig niya. Normally, sa puppy na gantong edad na maharot, hindi pa niya kayang ihold to. Hindi po ito boiled. Pablo? Take! Good. Hold! So ayan, nakita mo, naka-hold na sa kanya. And from the mouth, kukunin ko. And babasagin ko ngayon. Ayun, ako ang nakabasag. Sino na magbabayad? Ikaw magbabayad dito. Sino magbabayad dito? Not me. Ginamit mo to eh. Oh.
Kung nagustuhan nyo ang Tuta Training episode na to, please leave a comment below and don't forget to subscribe for more free dog training tutorials. I-click nyo na rin yung notification bell para pag mayroon kaming bagong post na video, mauna kayo na makapanood nito. Please follow us on our social media accounts, Facebook and Instagram. Hanapin lang ang The Pinoy Dog Whisperer. Post up, post up, post up, post up. Ano pa ba yung mga susunod na ituturo natin sa'yo? Turo kitang bumili sa tindahan? Kaso, pag gano'n nangyari, baka mangutang ka na mangutang sa tindahan eh. Oh, ano sinisilip mo dyan? Wala nang ball! Oh, andun na nga yung ball. Oh, tara na. Tara na! Hoy! Sabi ko, alis na! Tuta Training kasama si Pablo Bebe P. Tuta Training kasama si Pablo Bebe P. Bebe P. Hindi ka na bebe. Like kayo and follow sa Facebook and Instagram, The Pinoy Dog Whisperer, and subscribe sa YouTube channel Lestres Zapanta.